babalik. Maraming salamat sa mga subscribers ko at sa mga viewers ko. Thank you. Commenting session muna tayo ngayon. At saka medyo seryoso yung usapan natin ngayon. Kung sa akin lang naman is nabibigay lang ako ng komento about sa mga pangyayari natin. O about sa mga pangyayari ngayon sa mga bagay-bagay na hindi naman natin hawak kung anong kahihinat man. Nung kabataan ko pa, at saka siguro yung mga taong nakarelate nito, yung mga 1980s, 1990s, may mga nabanggit sa ating, sa mga lulat-lula natin may nabanggit na about dun sa nakasulat sa Biblia. Pag dumating na yung mga sakuna na hindi naman talaga normal, yung sunod-sunod na paglindol, malakas na bagyo, magkakaroon ng tsunami, magkakaroon ng gera sa bawat bansa, o iba't ibang bansa, sabi nga nila nalalapit na raw yung katapusan ng mundo. Yun yung sabi ng mga lulat-lula natin. Ang tanong, yung mga sinyalis na ba yan is nararanasan na ba natin? Yung mga sinyalis na ba yan is natupad na ba? Sa akin, observation ko, yung iba, dahan-dahan lang natutupad. Nalalapit na ba talaga? Huwag naman sana. Pero hindi naman tayo, tao lang tayo para sabihin na katapusan na. Kasi wala naman tayong kapangyarihan para mag-judge kung anong mangyayari sa end of which, sa mga hinaharap natin. Tulad ngayon, pag open mo pa lang ng Facebook, marami ng mga makikita mong mga babala, kung anong mga nararanasan na ng mga tagaan. Kasi millions of Filipino OFW dito sa gitnang silangan, na sana hindi tayo maapektuhan. Na sana, huwag naman sana, kasi marami pa tayong mga pangarap sa buhay, especially sa mga baguhan pa, at lalong-lalo na sa mga wala pang pundo, na hindi pa ready para mag-evacuate at pawing Pinas. Huwag naman sana mangyayari yun. Kasi kahit ako, hindi pa ako ready. Marami pa akong mga dapat gagawin, kasi hindi pa naman talaga dapat. Pero lahat naman nito ay mga speculations lang. Ang nagpalala kasi yung social media. Which is hindi naman talaga natin masisi kasi yun din yung nakikita nila. Pero tandaan natin, ang mga tao ngayon is masyado ng matalino. Pwede nilang i-edit yung mga nangyayari, which is hindi naman nangyayari. Pwede nilang palitan yung mga date para maging katotohanan. Kung totoo man yan, at least magpapasalamat pa rin kayo. At least updated tayo kung mga updated tayo sa mga pangyayari. At nabibigay babala sa atin na yung mga step na gagawin natin para sa ikakabuti or ikakaligtas natin. Wala namang mawala din kung maging preparado lang tayo anytime kung ano man mangyayari sa atin. Pero lahat naman tayo dapat maging preparado Maging preparado ka, hindi lang dahil may gera or dahil may sakuna. Maging preparado ka, even sa kamatayan mo. Lahat naman tayo doon na pupunta Kaya simula ngayon, ako dati, natatakot. Siyempre sino namang masaya na mamamatay, di ba? Siyempre lahat naman tayo. Pero dapat maging preparado tayo. Maging ready kung ano man ang mangyayari sa atin. In God's name. In God's will. Maging handa tayo. Yung sarili natin, isusurrender natin kay God. Siya lang naman yung makakaligtas sa atin Wala nang iba kundi siya lang. Kaya yung trust natin, yung tiwala natin sa kanya lang talaga. Wala nang iba. Kung ano man ang mangyayari sa atin ngayon, kailangan pray lang. Kasi billions of Filipino OFW dito sa Middle East. Sana walang mangyayaring masama. Sana, yung mga kinatatakutan na ngayon sa mga, pag-open mo pa lang sa social media, sa FB, sa FB page, yun ay yung mga babala ng mga embassy. Kung ano mga dapat gawin, kung if in case na mangyayari na, kung saan na pwede tumawag. Pagbukas mo ng FB page mo, especially yung mga taong nasa nagtatrabaho sa Middle East, sa gitnang silangan, mayroon na silang kopya kung anong dapat nilang gawin. Kung saan sila tatawag, in case. Kasi hindi naman, mas maganda yung maging aware ka sa mga bagay-bagay na nakapaligid sa iyo, which is tama rin naman yung mga ginagawa nila kahit doon. Kung mangyari man yan o hindi, at least aware ka. Wala namang masama, di ba, kung susundin mo. Sana hindi, kasi malaking kawalan, maraming buhay ang mawawala. Sana hindi mangyayari yun. Ipag-pray na lang natin kasi wala namang imposible sa kay God. Walang imposible kay God. Lahat tayo mag-pray, walang imposible. Wala namang isa sa atin, hindi naman natin gugustuhin na magulo yung buhay natin. Hindi natin, bawat isa sa atin natin ginusto na magkagulo. Kaya, yung sa atin lang, pray lang talaga ang kaya natin ibibigay sa mga bansang nagkakaroon ng lamat o kaya sa mga bansang nagkaaway-away na ngayon. Pray lang talaga. Kasi wala naman tayong magawa din. Andito kami sa gitnang silangan para sa pamilya namin, para sa sarili namin, para sa magandang kinabukasan namin. Kung ano man ang mangyayari, no choice tayo. Kung yan yung bigay ni God, wala tayong magagawa. Kung yan talaga yung gugustuhin ni God, wala tayong magagawa. Trust lang sa kanya. Kung anong gusto niya, wala tayong magagawa. Tao lang tayo. Pero sana, ipag-pray natin yung gitnang silangan na hindi madamay sa away ng dalawang bansa. At sana rin sa dalawang bansa,
kapag-isip nila at bawat estado ng mga tao doon sa bawat bansa. Iisipin nila yung kapakanan ng nakakarami at iisipin nila yung safety ng mga nakakarami, ng mga mamamayan nila. Yun na lang dapat natin ipagbay kay God. Naihinto na yung gira nila, ihinto na at mahimasmasan sila sa mga galit nila sa bawat isa. Isa yung namatay kumpara sa millions pa ang natira. Kaya sana mahinto na yung kung ano man yung hidwaan nila. In Jesus' name. Okay, bye-bye. Salamat.